Hello guys! Welcome back ulit po sa aking YouTube channel. Ngayon guys, ang video ko na ito is wala namang special. Wala nga ba? Hindi, joke lang. Ang video ko na isi-share sa inyo ngayon or topic natin ngayon is about kilay. Dahil alam naman nating mga babae or kahit ako, aminado ako sa sarili ko na every time na tumitingin ako sa salamin na may marami akong nakikitang mga buhok dito na lampas-lampas na wala na sa porma, problema ko talaga yun. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo ang aking pamamaraan kung paano ko po nami-maintain ang kilay ko nang hindi po ako nagpupunta ng salon at nagbabayad. Ang paraan na ito guys is tinatawag na eyebrow threading. Ayan siya guys, eyebrow threading. Alam ko guys, marami na sa inyo siguro dito ang narinig or nakapagpagawa na nga siguro nito sa mga salon dyan sa Pilipinas. So ngayon, sa video ko na ito guys, is ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin sa sarili nyo na hindi na po kayo nagpupunta ng salon at nagbabayad. Lalo na guys ngayon is may COVID, lahat na karamihan ng mga salon is sarado. So dito sa video na ito guys, malalaman nyo or may matututunan kayo kung paano siya gawin sa sarili nyo. So ngayon guys, ang gagamitin natin is isang bagay lang, which is yung sinulid or thread. Kahit anong sinulid guys, pwede siya. Ganito ang gagawin natin. Ganito yung sinulid. Ganyan lang kahaba guys yung kukunin nyo. Siguro mga isang, yan, mga one, paano ba? Isang, di pa, ganyan. Or sobrang haba na. Ganyan lang siya guys kahaba. Ngayon, puputulin natin siya. Tapos, dalawang daliri lang yung gagamitin natin guys. Ito yung pointed finger or hintuturo. Ayan siya guys. Iikutin nyo siya ng ganyan. At dito naman sa kabilang side, dito nyo siya ilalagay sa hinlalaki or sa thumbnail nyo. Eto, dito siya guys. Ayan siya. Ikutin nyo rin lang siya. Tapos, ganito na yung magiging itsura niya. Ayan. Ganyan lang siya kahaba guys. Hindi nyo kailangan ng sobrang haba kasi mawawala ng puwersa yung kamay nyo. So, ganyan lang siya. Tapos, eto sa side na dito, iikutin nyo siya. Ayan. Ikot lang ng ikot guys. Hanggang sa, ayan, kita nyo, ganyan na yung itsura niya, para na siyang gunting. Ngayon, dito sa side na ito guys, dyan nyo ipapasok yung buhok, at ito naman yung iaangat nyo para mabunot yung hair. Pagpasok ng buhok dito, ito yung iaangat nyo. So, yan. Ngayon, pwede na natin to ilagay sa ating kilay, or umpisahan na natin ang pag-threading. Every time na nagbubunot kayo, naglalak po ito. So, kailangan siyang, pag naglalak, pakiramdam nyo naglalak na siya, kailangan siyang ikutin uli. Ito lang, ikutin nyo at saka para gagalaw-galawin nyo sa kanya uli lalagay sa kilay nyo. Thank you.
Natapos lang ating eyebrow threading at ito na yung kilay ko ngayon. Makinis na siya both sides. At ano nga bang advantage ng eyebrow threading? Para sa akin guys is mas maganda siya compare sa eyebrow shaving kasi mas matagal tumubo yung hair sa eyebrow threading kaysa dun sa eyebrow shaving. 2 to 3 days makikita niyo na agad na may mga bagong tubo na naman na buhok dyan sa kilay nyo. Para po sa mga nagtatanong kung masakit siya, para sa akin guys, hindi po siya masakit. Pero depende po yun sa tao kasi magkaiba-iba naman po ang pain tolerance ng bawat isa sa atin. Pero para sa akin guys, hindi siya ganun kasakit. Siguro naman may mararamdaman kang konting sakit pero tolerable naman siya guys. Dito ko natatapusin ang aking vlog ngayon guys at thank you po ulit sa inyo sa panonood na sa aking video ngayon at see you guys on my next vlog.